Kinumpirma na ng Bureau of Corrections sa Justice Department na ang high-profile inmate na si Jaybee Sebastian nga ang crinemate sa Cavite. Sa kabila nito, pinasisiyasat sa NBI ang pagkamatay ng ilang Bilibid inmates na duda ng ilan ay may foul play o bahid ng korupsyon. Saksi, si Marisol Abdurrahman. Ikinulong sa Bilibid dahil sa kasong carnapping at kidnap for ransom. At kalauna idiniin si Senadora Lela Dilima sa umano illegal drug trade sa Bilibid. Ang high-profile inmates na si Jaybee Niño Sebastian, isa na nga ba ngayong abo na nakalagay sa kahong ito? Hindi natin kinukonfirm na si Jaybee Sebastian yon. Dahil sa Data Privacy Act ay restrained tayo na magsalita dahil nga protocol na rin ng DOH yan. Pareho kasi ang pangalan na crinemates sa Panteon de Das Marinas Sabado ng gabi. Isang Jaybee Sebastian ayon sa Panteon. Hindi namin alam na high profile yung dinala dito. Nagtaka lang kami kasi nung gabi na dinala siya dito ng 9:22 PM. Maraming kasama mga police document na binigay nila. Jaybee talaga, Jaybee Sebastian. Pero hindi nila binuksan ang body bag. SOP po sa amin, kapag po COVID, hindi na po namin bubuksan. Pero ikina po sa machine yun, kikrinit na po. Base sa death certificate, namatay dahil sa acute myocardial infarction o heart attack dulot ng COVID-19 ang inmate sa lista ng Panteon de Las Marinas. 29 persons deprived of liberty mula sa Bilibid ang pinakrimate sa kanila mula pa noong Mayo. Mga confirmed at suspected COVID cases at ang isa, nagngangalan Jaybee Niño Sebastian. Pareho sa nameplate ni Sebastian, nang iharap kay noong PNP Chief General Bato de la Rosa noong 2016. Tumanggi ang BuCor na pangalanan ang mga PDL na namatay dahil sa COVID. Pero kinumpirma ng mismong Director General nito na kabilang rito ang mga high-profile inmate. Meron mga Chinese at Filipino drug lord. Lahat ng ito, sir, ng mga drug lord na Chinese at Filipino ang ikinamatay ay COVID. Kaya pong patunayan ng BuCor yan na talagang ang ikinamatay nila ay COVID. Definitely kayang-kaya. Kasi COVID talaga eh. Anong magagawa mo? COVID na nga yun. Namatay. COVID positive po ang nakalagay sa death certificate. Subalit, meron kaikibat na ibang comorbidities. Pero sa impormasyon na tanggap ng GMA News mula sa malapit sa pamilya ni Sebastian, hindi raw naniniwala ang misis nito na COVID ang ikinamatay ng high-profile inmate. Nainis si BuCor Director General Gerald Bantag sa mga nang-iintriga. Huwag silang magsasalita ng ganun. Para magsasalita sila ng negative. Totoo lang. Ang question dito, national security na, national health pa. Magsasalita, pinatakas. Gago pala yan eh. Dahil sabi nila, baka pinatakas. O magharap kayo sa akin ng buhay na tao at tignan natin kung siya ba yung o hindi. Sa ngayon, walang ipinapakitang litrato ng sinasabing Sebastian ang BuCor. Mapatunayan naman po iyon ng mga laboratory ginawa sa kanila. Ang swab test po na ginawa namin ay isinasabit namin sa RITM. Pero doon na si BACC Founding Chairman Dante Jimenez. Eh malay mo, kasi that could be a part of corruption, tama? Oo. Pwede nga sabi, ano mo na lang ako. Nakalaya na pala. Tapos nalaya ka nilang, 10 million peso sa'yo, 20 million yung certification. Wala naman daw kasi nakakita sa proseso ng cremation at hindi isinasapubliko ang mga pangalan ng mga namatay at abo na lang ang iniaabot sa pamilya. At is man lamang ay representative of the victims or survivors victims. Yes. Ay nandun. Nakita o na witness. Inatasan na ni Justice Secretary Bernardo Guevara ang NBI para mag-imbisiga sa pagkamatay ng ilang high-profile inmates. Nais din itong ipasiyasat sa Senado ni Senate President Tito Soto, lalo't marami raw lumulutang ngayong mga tanong. Kahit hindi kinumpirma ng BuCor, nakasama nga sa COVID death si Jaybee Sebastian, gusto raw malaman ni Senadora Lela Dilima kung may epekto ito sa kanyang kaso. Si Sebastian man yon o hindi, hindi raw nagbabagong puro imbento at peke ang mga bintang laban sa kanya. Para sa Commission on Human Rights, dapat silipin kung posibleng may foul play. Sa lahat ng mga pagkakataon na merong death under custody, gusto natin magkaroon ng investigasyon para malaman kung natural ba o nagkaroon ng transgression of the law or abuse of authority. Si Mike din niya tunay na pangalan. Humingi rin ng tulong sa CHR dahil wala pa raw balita kung ano na ang nangyari sa kanyang kaanak. Nung huli siyang bumisita, ang abiso lang ay inilipat sa isolation ward ang kaanak dahil may COVID-19 pero asymptomatic.
Kinulong ko pa ulit sa isolation na hindi namin malaman kung anong nangyayari. Kinatatakot ko rin po na baka mamatay na lang siya doon nang hindi namin ulit siya nakakapiling. Hinihintay pa namin ang pahayag ng BuCor kaugnay naman ng reklamo ni Mike. Sa kabuuan, 21 ng inmates sa Bilibid ang kumpirmadong nasawi sa COVID-19. Ako si Marisol Abdurrahman, ang inyong saksi. Ang sabi naman ni National Privacy Commissioner Raymond Liboro, hindi pwedeng isangkalan ng Data Privacy Act para maikubli sa publiko ang impormasyon. Naging public figure na raw ang high-profile inmate gaya ni Jaybee Sebastian dahil sa mga nauugnay sa kanyang pambansang issue. May sapat na katwiran daw na ilabas ang mga detalye sa pagkamatay ng mga high-profile inmate dahil sa COVID-19.